Katipa, itong nakikita ninyo ngayon sa aking gitara, sa aking fretboard, ito ang tinatawag na scale, scala. Yan ang ating pag-aaralan. Eh pare doon, para saan ba yung scale na iyan? Para sa gitara. Alam niyo mga katipa, para sa aking opinion, ang scale ay dapat inuumpisahan kahit pa ng isang beginner. Bakit kanyo? Eh kasi ako, nung ako'y nag-aaral mag-gitara, para matuto, ako lang ang nag-aaral para sa akin. Eh, hindi ko inisip yan, syempre. Sabi ko, hindi ko kailangan ng scale kasi pang mga lead guitarist lang yan. Eh, hindi ko naman pangarap maging lead guitarist. Nakakapag-lead ako ng, kumbaga, sinisipra ko lang yung mga tunog. Nakakapag-lead ako dahil meron akong konting alam sa exercise ng daliri. Yung pentatonic scale, isang pattern lang alam ko sa pentatonic. So, hindi talaga ako ganun nasanay noong kabataan ko. Pero, ngayong, ano bang taon yun? Basta nung nagtuturo na ako sa inyo online, eh, kailangan ko pag-aralan siya dahil gusto kong ituro sa inyo. So, hindi ko naman maituturo kung hindi ko pag-aaralan, di ba? At habang pinag-aaralan ko, aba, doon pumasok sa isipan ko na mahalaga pala ito kahit beginner ka, kahit basic lang ang pinag-aaralan mo. Kasi nga, ang scale, it involves guitar notes. Ang guitar notes ay parte ng mga chords. Paano pag-aaralan mo yung mga chords? Tapos hindi natin inaalam kung ano yung mga nota nito, 'di ba? Ang awkward naman noon. Hindi ko naman sinasabing sauluhin natin para ma-master mo ang fretboard. Ang kailangan lang, may maumpisahan kang pinapractice. Nakikita nyo itong dulo, itong mga letters na ito. Ito yung mga nota sa open strings. Tingin ko nga, ito lang ang dapat sauluhin. Itong anim na ito, na open strings. Pag nasa ulo mo na ito, tuloy-tuloy na ang pag-aaral mo. Tuloy-tuloy na ang pag-familiarize mo sa kung ano-ano. Sa nota sa gitara, sa mga scales. Kasi ito ang umpisa. Ayan o, E-A-D-G-B-E. E-A-D-G-B-E. Yan yung pinagmumula ng lahat sa mga pag-aaralan mo in the future. Yung E-A-D-G-B-E. Kasi napakasimple lang naman ng mga nota sa gitara. Sa 6th string, E. Ano ba ang sunod-sunod? Pagkatapos ng E, F, G, A, B, C, D, o E na ulit. O diba napakaunti? 5th string, A. O A, B, C, D, E, F, G, A na ulit. O diba hindi mo na kailangan sauluhin yan at alpabeto yan na kakaunti laang. So yan talaga ang umpisa. O eto, mga scale to. Pag nasa ulo mo na yan, ang aalamin mo na lang kung saan ipupwesto sa mga fret. Yung, nabawa sa E, yung F, G, A, B, C, D. Saan dito sa mga frets. Yon yung ating ituturo. So, hindi pa ito scale ha, para magkaroon ka ng background sa paglolocate ng mga nota sa gitara. Ayan, hindi ko naman lalahatin. Pwede na itong concept ng 6th string. Pagka na pag-aralan mo na itinuro ko rito sa 6th string, pwede mo nang i-apply sa lahat ng strings sa baba. Kung sa ulo mo lahat itong open 6 strings. Okay? So, sa paglolocate ng mga nota katipa, meron kang tatandaan. May batas, may rule. Dalawa. After ng E, F ka agad. So, katabi ka agad na fret. Tulad nito, open string E, katabing fret, first fret, F ka agad. Okay? At ang isa pang rule, after ng B, C ka agad. The rest, may kasamang sharp or flat. Ano yung parin doon, sharp or flat? Hindi ba sharp and flat? Kumbaga, iisang nota lang yan. Bakit nagiging or? Ito ang example. E, diba, F to, first fret. After E, F ka agad. O, edi, sabi ko nga sa inyo, yung the rest, meron ng sharp or flat. Ito, second fret, tatawagin mo siyang F sharp. Pwede mo rin naman siyang tawagin G flat. Kasi, kung ano yung reference mo, saka mo siya matatawag na sharp or flat. Kung ang reference mo ay F, edi, umakyat ka, nag second fret. O, edi, sharp siya, umakyat, nag higher siya. Kung ang reference mo ay G, bumaba ka. So, flat. From F, F sharp itong second fret. From G, G flat itong second fret. Okay? At ayun na, pwede mo nang lagyan niya mga yan. Yung mga walang sharp or flat, ayan. Hindi ko dinikita ng stickers. Yung mga ano lang talaga. Yung mga nota na, basta, yung mga walang sharp, walang flat. So,
Again, hindi na natin i-elaborate dahil naituro ko na kung paano yung mga nota na iyan. Pwede mo nang pag-practice sa sarili mo after mo panoorin yung video. Yan naman na ito. I-apply mo na sa susunod na mga strings. Okay? At let's go na sa pinakang topic, ang scale sa gitara. So, di ba nga, ang sabi ko, ang aking opinion ay magandang pang basic na turo ito. Scale. Pero, kung ang ituturo ay scale na para sa lead guitar, yon ang advanced, katipa. Hindi ko ituturo ang tungkol sa pag-lead gamit ang scale. Ang sabi ko, ipapaliwanag ko ang scale sa gitara. Pareng doon, ba't scale ka ng scale? Ano ba yan? Major scale or minor scale? Alam nyo, katipa, ang example natin, ha? Ang scale na ito, example sa C major scale, okay? Ito rin ay matatawag mo na A minor scale. So, it's C major or it's also A minor. That's why, sa umpisa pa lang ng video na ito, scale ang tinawag kong kung ano itong nakikita nyo. At isa pang dahilan, katipa, kung bakit ito ang example ko. Di ba itinuro ko sa inyo kanina ang paglolocate ng mga nota? At tingnan nyo naman ang naging resulta. Yung mga nota sa fretboard, kapag lahat ay kinumpleto, pera lang yung mga flat and sharps. Ang naging result ay C major scale. O, di ba? So, may relasyon yung mga nota sa gitara na walang sharps and flats at saka C major scale. Pareha sila, actually. Ang scale kasi parang ito yung mapa sa gitara na buong fretboard, ito lang ang scale. Yung mga sinasabi nyo kung ano-ano, minor scale, major scale, pentatonic, kung ano-ano pang mga, ano ba yun? Mga legion. Mga phrygian, mga, hindi ko pinag-aaralan yun eh. Yun ay mga naimbentong mga scale sa loob nitong pangkalahatang scale. Kumbaga, sa mapa, merong Pilipinas. Itong mapa ng Pilipinas, binubuo ng mga mapa ng mga iba't ibang regions, diba? At yung mga mapa ng region na yan sa loob ng Pilipinas, binubuo ng mga towns, ng mga cities. At sa loob ng cities, diba? At sa loob ng bayan, may mga barangay, diba? Sa loob ng barangay, may mga sityo. Yun, yung mga maliliit na division, pinagsama-sama, ayan yung isang buo. So, ang video na ito, katipa, hindi ito pagtuturo nitong pinakita kong buong scale. Mahirap yun, okay? Gagayahin natin ang mapa. Region by region natin ituturo ang scale sa gitara. At tulad nga na sinabi ko, ang scale ay binubuo rin ng minor and major. Naandyan na yan. Ang kailangan na lang ay diskarte. Kung paano mo siya tatawagin na major, kung paano mo siya tatawagin na minor. Yun ay discarding lead guitar. Okay? Pero ipapaliwanag pa rin natin yan mamaya. Yung skill sa lead guitar, yan yung future na pag-aaralan mo. Ano lang naman yan? Physical endurance, physical learning naman yan. Ito ay gagamitan natin ng takbo. Okay? Gagamitin natin ang pagpapatakbo ng ating brain, okay? Pero hindi lahat sa uluhin. Dahil sabi ko nga, ito na ha, ito na ang mahalagang sa uluhin. EADGBE. Tapos yung sinabi kong technique sa paglulocate ng mga nota. Ngayon, pagpamiliarize naman sa region by region. Yung mga region by region na iyan, lagyan natin ng pangalan, okay? So, ang buong scale na ito ay merong limang regions. Ang unang region, C. Ang pangalawang region, A. Ang pangatlo, G. Pang-apat, E. At pang-lima ay D. Pag inispell mo, K-gen. Right? So, K-gen system. Narinig mo na ba yan? Yung pangalan na yan? So, okay. I-locate na natin yung limang regions na yan. Yung C, A, G, E, D. Okay? K-gen. Ang C region natin ay naandito, katipa. Yan. So, tutugtugin ko yung kada nota na involved sa C region. Pwede mo rin siyang tawaging C shape. Bakit C shape? Tinan mo ha, titipain ko ang C open chord. Lahat ng string na tinuunan ko ay merong sticker. Ayun ah. So, that's why C shape ito. Actually, nakita mo yan, itong open. Yung open strings na hindi katapat nung tinuunan ng C natin dito.
kasama pa iyon. So ibig sabihin, itong open first string, open third string din, di ba? And then yung sixth string, di ba? Open sixth string. So yan yung bukod dito ay kasali sa C shape. Kung magkakaroon ka ng imaginary bar, makita mo lang yung involvement ng mga open strings. So ganyan ang magiging tipa ko niya kung may parang bar chord siya. Di ba? Pero ang hirap. Eh gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung concept. Okay? So tugtugin ko na ang mga nota na involved sa C-shaped na C major scale. Okay? So kahit open string siya, ipapakita ko yung na ginagamitan ko ng daliri yung open strings. Okay? Nakikita nyo naman yung mga dots. Yan talaga yung scale, di ba? Yung babanggitin ko katipa na numbers, yun yung finger numbers. Index ay 1, middle ay 2, ring finger ay 3, and then hindi liit, pinky ay 4. Okay? Yun ang sinasabi ko mga numbers para masundan mo kung anong designation ng fingers ang ipapatong mo dun sa scale para kompleto. Tapos, picking tayo ng alternate. Okay? Ibig sabihin, down, up, down, up. Hindi puro down lang na kailangan alternating para masanay na tayo. Ganun. So, let's go. Sa C-shaped, C major scale. Open 6 string. 1, 2, 4, then 5th string. 1, 3, 4. And then 4th string. 1, 3, 4. And then 3rd string. 1, 3. Lipat na kagad sa 2nd string. 1, 2, 4. And then 1st string. 1, 2, 4. Yun, ang unang region, ang C. So wag malilito ha, ang ating skala ay C major. Pero itong unang region ay C shape. Mga katipa, sa una ko lang naman ipinakita para pag-practice ninyo yung mabagal na demo, okay? Ngayon, papasadahan na lang natin yung mga susunod na shape. Again, dito sa C shape ng ating cajet system. So, para makita nyo na ano, yung normal na hindi ko nagagamitan ng imaginary ano rito, imaginary fretting dito. So, i-open ko na lang talaga, okay? So, ito ang C shape, C major scale. Pagkadala ko sa dulo, babalik ako sa taas, ha? So katipa, bakit ba sinabing C major scale itong C shape natin? Kasi binamitan natin ng C at ang root note natin ay C. Malolocate mo siya sa 5th string, yung root note natin, yung pinakang bass. Yan siya. So isang tatandaan mo, eh pag C shape, dito ang root note niya. Major yan, yan note na iyan. At ngayon ipapaliwanag ko na kung bakit A minor din ang scale na ito. Pag C-shape ang scale at gusto mong gawin ay A minor, the same ito, pattern na ito. Nasa 5th string din ang root note niya. At ito ay, syempre, A. So, ibig sabihin, yung A sa 5th string, naka-open, di ba? Ayan, ang A sa 5th string, open. At yon ang iyong tatandaan. Sa C-shape, ang root na hanapin mo ay 5th string. So, tatawagin mo siyang minor kung ang nota mo ay yung nauuna sa 5th string. So, in this case, A. So, A minor siya. At major siya kung ang pangatlong nota. So, 1, 2, 3. Dun sa scale na iyon, ang gagamitin mo. So, in this case, ito na nga. C major scale ito. So, C shape. Okay, katipa? Yan ay para sa C shape. So, ayun ang pagbasa ng relationship ng major and minor. Ito ay sa region pa lang ng C. Okay? Dito na tayo sa A shape na C major scale.
Yan, katipa. Yan ang A shape. Yan ang region ng A shape C major scale. So, daanan na natin kung saan yan. Alright. So, dito naman, A shape, ang root natin, dalawa. Minor kapag ka 6th string ka maghahanap ng root note. Ito ang A. So, anong nangyari? 6th string, dalawa lang ang nota. So, dun sa pangalawang nota, yun yung minor na root. Pag 5th string, yung pangalawang nota. Kasi ito yung unang nota eh. Itong B. Ang pangalawa, yun. Yun yung pang major na root note. So, sa sitwasyon natin, C. A shape. Ha? Tatandaan, sa A shape yun. Ang susunod na shape, caged. So, C-A-G. Okay? G na tayo. Ito yung katipa. Oh, di ba? Ito yung G-shape na chord. Pag tinipa ko yan na may kasamang bar dito, C ang tunog niyan. Di ba? Hindi ko kaya, kulang ako dahil isang daliri na lang natitira sa dulo. Kung iisa-isahin natin, diba? C. So, yan ang G shape. So, idaan ko na ang mga nota sa scale na G shape, pero C major ang scale or A minor. Okay? Masarap sa ulohin ito, katipa, G-shape. Ang rule naman dito, tatawagin mo siyang minor, hahanapin mo sa 6th string ang mga roots. Nasa ulo mo na yung scale ng G-shape, pagkabisado mo na yan, ang problema na lang paghahanap ng root note. So, tatawagin mo siyang minor kung yung unang nota ang nandun sa 6th string. Yan o, A minor. Tatawagin mo siyang major kung pangatlong nota ang nasa 6th string. So, tapos na tayo sa G. Ito na tayo sa E naman. Ang E ay ito, katipa. Yan. Katulad siya ng G shape, katipa. Sa 6th string ang hanapan ng root. So, padaanan ko ang mga nota sa E shape using this C major scale. So yun, katipa, kapag E-shape naman, parehas lang ng G. Nasa 6th string ang hahanapin mong root note. Yung minor naman, mahahanap mo rin sa 6th string, pero sa ibang shape mo siya makikita. So, ang magiging rule mo na lang, bababa ka ng 3 fret mula dun sa major. So, sa ating case, C, baba ka ng 3 fret, 1, 2, 3. Ayun, yun ang minor nung scale na iyon. Na actually, pwede mong gamitin pangkalahatang rule. Ang magkakarelasyon ng mga nota ay 2 fret ang agwat. Ibig sabihin, ang G minor, aagwat ka ng 2 fret, ang karelasyon niya ay B flat major. Okay? Ang D major, ang karelasyon niya na minor, eh syempre, hindi ka susulong. D minor yan dapat kung susulong ka ng 2 fret. Ayan, F major siya kung D minor. Gets? Kung D major siya, ia-atras mo para mahanap mo ang karelasyon na minor. So, 2 fret ang pagitan. D major, atras ka ng 2, 1, 2. B minor, ang kanyang kaparehas. Okay, so isang technique na pwede mo rin gawin, yung ganong guide. Aalamin mo muna kung anong magkarelasyon, tapos gawin mo na yung mga root notes. Hanapin mo na yung mga caged shape. At okay na tayo sa E shape. Actually, ayan o, yan ang E shape na chord. Namumukha mo ba? Parang F, di ba? Pero dito siya, sa C.
yung root note natin pag E shape sa 6th string. Okay? And last, doon tayo sa D shape na C chord. Ito siya, katipa. Yan. So, paandarin ko na ang aking scale. Okay? Paandarin. Nasa ba yan D shape na yan? Ito siya, di ba? Oh, namumukha mo yung shape. D shape. Di ba? Yan ang D. So, D shape pero C ang chord. At nasa ng root note niya? Ayan o. Nasa 4th string. So, dapat, ganyan dapat siya. Kung kukumpletuhin mo. Hindi ko kaya. At ngayon, tapos na ang K-jed, katipa. Parang doon, ano yan? Ba't parang may scale pa rito? Hindi nyo ba namumukaan, katipa? Yan ay C-shape din. Ayan o, C-shape din yan. Nag-12 fret, umabot na sa octave. Ano ibig sabihin ng octave? Parehas ng nota, pero mas mataas na ang tunog dito. So, yun ang octave. Ayan o, E-A-D-G-B-E din sila. Diba? Natapos na ang K-jed, nag-D na dito, diba? D. Mag-uumpisa ka ulit sa C. Na actually, nag-share. Nag-share ang D at saka C, katipa. Okay? So, para makita nyo lang na hindi ako nag... Kumbaga, ito, imaginary to, diba? Nag-gaganyan ako ng daliri. Ito, mas makikita nyo ang C-shape dito. Nagagamitin ko talaga yung index ko. Ayan. Kaso, maliliit na yung fret dito. So, yung katipa. Ang ipiniliwanag ko ay yung pangkalahatan, yung scale, yung buong bansa. Okay? Pero, ang dapat mong pag-aralan ay paisa-isa lang. Mamili ka lang ng region. Kung C shape, kung A, kung ano, G, kung E, or D. Mamili ka ng uumpisahan mong region na kakabisaduhin or na ipa-familiarize. Hindi kailangan i-memorize. I-experience mo muna ang nag-iisang scale, ang nag-iisang region. Nabanggit ko yung ano, octave, katipa. Merong technique para maghanap ng octave. Parang doon, bakit hahanapin yan? Pampadagdag yan ng pag-familiarize ng mga nota sa gitara, katipa. Pero, hindi ko na ituturo isa-isa, ha? Ilalagay ko lang dyan sa screen yung mga rules, yung mga dapat mong tandaan. So, for example, ang ating nota ay F. O, ito yung unang F. 6th string, 1st fret. So, ang pinakamadaling octave na rule, yung 6th string, first string din yan. So, first fret ang F mo rito. Sa first string, first fret din yan, malamang. Okay? Yan ang pinakamadaling octave. So, yung A dito, A dito. Okay? Ano, kita-kita naman. Yung C dito, C dito. Okay? Ganun lang yan. Tapos, bigay lang ako ng isang example, yung susunod. Kung galing daw ng 6th or 5th string, yung nota, di F ang ating example. Di ito ulit. Sa first fret, kung galing ng 6th string or 5th string, so galing ng 6th string ang F natin, ang paghahanap ng susunod na octave na F ay 2 strings down, 1, 2, and then 2 frets forward, so, sulong, 1, 2, ayun, yun ang isa pang F. So sa 4th string, naandyan ang F mo, okay, ganun, and then, isusunod kung galing sa 4th or 3rd string daw. Edi ito, F natin. 2 strings down, 1, 2, 3 frets forward. Okay? Sasauluhin natin yung rule na yan. 1, 2, 3. Ayun, F na naman. Okay? Yan, pag-locate ng mga nota. So, marami ka nang alam na pag-locate ng mga nota. Para pagkabisado mo na yung mga technique na yan, hindi ka na mag-uumpisa dito sa open ng asamba ang hindi mo alam itong nota na ito,
Ano kaya itong nota na ito? Hindi ka mag-uumpisa dito. Pwede ka namang mag-relate dito sa 12th fret. Kasi ito ay ganun din naman. Sa ulo mo yung EADGBE, dito EADGBE, alam mo nang i-atras kung ano mga nota yan. So ito ay G, di ba? Sa 12th fret, 3rd string. So pag inatras mo yan, G flat, tapos F. O, edi pag atras mo, magkatabi lang E, tsaka F, di ba? Walang sharp, walang flat. Yun, E pala ito. Okay, so ganun. At yan ang ating topic, katipa. Ang scale, ang nota, ang fretboard, ang gitara. Again, region by region lang, ha? I-experience mo, maging master ka dyan sa region na yan bago ka lumipat ng susunod ng mga regions para hindi ka maliligaw. Tapos, pwede ka nang maging presidente ng isang bansa, ng isang scale. Okay? Pareng done here. Appear.